It's a great day for now to add some knowledge in our everyday life. This video is about how to use a tester using resistance. There are so many kind of tester in the store, but I think this is a multi-tester is the best one to test resistance especially and lower resistance. Don't forget to subscribe to my channel. So, mayroon tayong ditong dalawang spark plug, same brand, same model, NG key, pang experiment 25. So yung isa ay platinum, yung isa ay nickel lang or minsan copper. So itong platinum ay higher resistance, at itong nickel ay lower resistance. First, be sure that our tester is a good condition. So how do we know if our tester is a good condition and the reading is true? So first, short the test probe, and then as you can see in the display, 0.5. So it means na good yung tester natin. Kasi pag may ohms dito na mag-a-pair, it will add to my smart plug. So mag-a-add yung ohms ng tester dito sa iti-test nating smart plug. So kailangan 0.0 siya. Na nakaset sa 200 ohms. Tapos pag nasa 20k siya, dapat 0.00 siya. Kasi kung may resistance dito, mag-a-add siya dito sa spark plug na i-test. Tapos yung pangalawang pagtingin sa tester na wala itong sira, wala siyang bar na nakalagay dito sa left side, lower part. Dapat wala siyang bar kasi kung may battery bar dito tapos minsan nagbi-blink, it means yung tester ay low bat. So dito wala kasi yung battery nito bago. Kaya wala siyang blink. So first natin na iti-test yung 200 ohms. Yung K means 1000. So dito man tayo sa pinakamababa or lower resistance. So limbawa, itong platinum ay higher resistance. Hindi mo alam kung ilang ohms to. So iti-test natin. Okay lang hawakan yung dito. Tapos sa electrode niya, hindi pwedeng hawakan kasi may resistance yung mga kamay natin. So wala siyang reading. So akala na iba sira ito or open siya, pero hindi lang kaya i-read ng tester kasi nasa maximum siyang 200 ohms lang. So dapat nasa higher ohms siya. So dito wala ring reading sa 2000 ohms. So lagay natin siya sa 20k or 20,000 ohms. So ayan, nag-read siya ng 4. It means 4K or 4,000 ohms. It means nag-good ito. Wala siyang sira. So ngayon, balik na rin natin yung sitwasyon. Halimbawa, nakalagay sa 20,000 yung tester nyo. Tapos di nyo alam yung ohms ng spark plug na to. Kasi pag nickel siya, lower resistance siya. Pero pag platinum siya, higher resistance siya. So ngayon, try natin i-test yung lower resistance na naka 20K. Kung ma-read niya. So hindi niya ma-read, 0.0 siya. So akala ng iba, shorted ito or sira. Mali lang yung pagka-set nyo ng ohms kasi mga estimated dito mga 1 to 10 ohms. So masyadong mataas yung tester, kailangan natin ibaba dito sa 200 ohms. Tapos try natin i-read. So ayan, nag-read siya ng 1 ohm. 1 ohm siya, it means nabasa niya. So hindi pa itong sira, good itong spark plug.
So yan ang pagkakaiba ng higher resistance na platinum at saka yung nickel na lower resistance. Kung mali yung select nyo dito ng ohms, mali rin yung reading niya dito. So yung iba nagtatanong, paano ba malaman kung sira yung spark plug? Kasi mayroon sa mga comment na basa ko, 1 week lang daw, palit agad siya ng spark plug, tapos next week palit ulit. Sabi niya na nasisira daw yung spark plug. So kung hawakan mo lang ito, sinabi niya sira daw ito. So ano yung mata niyo, high tech? Nakita mo, sira na or hawakan mo, sabihin mo sira to. So ano yung kamay mo, high tech? So kahit ako, hindi ko yan masasagot kung may sira yan o wala. Isa lang yung makasagot, yung tester. So dito, malalaman natin kung may sira talaga yung spark plug at baka dito na rin magkaroon ng sagot yung maraming nagko-comment kung paano daw malaman kung may sira ang spark plug. At iba yung nagsasabi na may sira daw kahit hindi naman na-test. So ito yung titest natin. Isa siyang brand new na Injiki. Injiki yung brand. Tapos brand new sa ito yung use. So same model sila ng motor, pang XRM 125, same brand. Ang kaibahan lang ito, isang bago, brand new ito. Almost 8,000 kilometers na yung natatakbo niya. So try natin i-test kung at itanong sa tester kung ano yung pagkakaiba ng dalawang ito. So una i-set natin sa 200 ohms. So dalawa lang pagbasihan natin dito sa ngayon. Same sila na nickel type spark plug. Dapat nasa lower resistance ito. So kung ititest natin ang brand new, so nag-reading siya ng 1 ohm. Tapos dito sa 8 kilometers yung tinakbo niya, hindi siya nag-read. So try natin ilipat. Huwag nyo munang sabihin sira to kasi hindi siya nag-read. Try natin ilipat sa 20K kung mag-read siya. So nag-read. Almost 3,800 ohms. So mataas yung ohms dito. Dito sa brand new ay mababa. So same lang sila ng brand. Same ng type. So it means higher resistance ito. So may mali dito sa spark plug na to. Dahil tumakbo na siya ng 8,000 kilometers. So dito pwede nyo sabihin ito ay may sira. Kasi higher resistance siya. So it means higher resistance, low electricity yung dumadaloy dito. Pero kung lower resistance, higher electricity yung lumalabas dito or dumadaloy. Tapos na kukuha tayo ng another spark plug, magsisikat opinion tayo. So ito ay same din ng pang XRM 125, CR8E, yung brand na naglain. So tanungin natin yung brand na DRS, ilang resistance yan na or mababa ba talaga yung resistance ng nickel spark plug. So lagay tayo dito sa 200 ohms lang. Ito ay second opinion na. Try natin i-test yung ibang brand. So ayun, nagbasa siya ng 7 ohms. So kung makikita, 7 ohms lang siya. Brand new ito, ha, brand new. 7 ohms, yung brand GRS. Samantalang ito, brand new yung brand Injiki. Injiki yung brand. Brand new, dalawang brand new, isang old. 8,000 kilometers yung tinakbo. So halos hindi magkalayo yung ohms na dito. Ito ay 1, ito ay 7, ito ay 3,800 ohms. So pwede nyo yung sabihin na ito ay may sira. Ang tawag sa sira niya dito ay change value. Dapat nasa 1 to 10 ohms lang ito eh. Pero sa tagal na ginamit,
pwede siyang mag-change value yung ohms niya. So yan, sana may natutunan kayo sa videong ito. Dapat mag-search muna kayo bago nyo sabihin na ang spark plug may sira. Kasi magastos yung palit kayo ng palit. Every week, halimbawa every week nagpalit kayo. Shadow yung magasto. Hindi nyo man alam kung sira to, dapat mag-test muna kayo ng tester. Like ito, multi-tester siya, no? May selector para madali mabasa yung ohms niya. At isang way lang na malaman kung may sirang spark plug, bumili kayo ng bago. Same model, same brand. Halimbawa ito, same model, XRM125. Dalawang brand nyo ito. Ito yung old. I-compare nyo kung magkalapit yung ohms nila. So dapat bumili kayo ng spark plug ng sa motor nyo, same value, same model, no? Same brand. Tapos i-compare nyo yung luma. Tapos dyan nyo sabihin kung may sira ito. Kasi yung iba nagsasabi na wakan lang sira daw. Hindi naman nagtitest. Hanggang dito mo lang muna yung video natin. Hanggang sa sunod.